papasok na po ang school. Mano po? Hindi po, yung kanan po. Papasok na po ng school. Baon ko po. Ano? Saan na paso? Hindi po, yung baon ko po. Si baon? Hindi po, yung baon po. Baon? Opo. Baon. Okay, salamat po. Pasok na po ako. Ingat kayo. Opo, sige po. Bingi. Aray! Ta, magandang hapon po. Mano po? Ayun yung manok. Yung isa, kinatay na ni manok mo. Lutok na dyan. Kumain ka na po. Di po, mano po. Mano? Opo. Hindi po, yung kanan po. Eh, pinangitsas ko yan. Ang bait talaga yung apo ko. Ito, alik ka rito. Alik kang kita. Iis. Sige po, dito mo muna kapasa sa loob. Magbibisa po ako. Kumain ka na din. Tandaan. Ang pagmamano sa nakatatanda ay nakaugalian na, mga Pilipino. Tulad natin. Tanda ito ng pagrespeto sa matatanda. At nakakatanda pa sa atin. Hindi lang yun. Pati ang simpleng pagsasabi ng po at opo sa matatanda ay isa na ring tradisyon ng mga Pilipino na may tuturing din na paggalang sa nakakatanda sa atin. Yun lang po. Maraming salamat. Sa bilis may pumabalak pa. Abutin natin ang langit. Ibuka ang pakpak ng kapinang halimuyak ng mga bulaklak. Ako ay paro-paro, nakadapo sa iyong damo. Sa liwanag ng ganda mo, ang daming nabibihaning gamo-gamo. Yakapin mo ako habang atin ang gabi, kasi mundo natin ay lagi sa lise. Pag ikay na sa baba, ako ay nasa taas. Sa tuwing ikaw ay narating, ako ay lalabas. Huwag kang masyado marahas. Sige lang, isigaw mo pa na malakas. Ilagay mo sa tono. Dikit natin natanong pero sagot mo ito. Hintayin mo ko. Malapit na ako. Sabay na tayo. Papunta na ako. Nasaan ka na ba? Kung ako sa'yo sumama ka na. Hoy! Oh! Alam mo ba na bawal magkalat dito? Bakit po? Wala naman po akong... Wala na akong nakalagay ng bawal magkalat dito, ha? Hindi mo ba nababasa to? Eh, paano po kasi makikita ko'y dala-dala nyo? Eh, ba't ka nagkakalat dito? Bawal nga magkalat dito. Sige po. Ako sunod. Susunod. Magkakalat ulit ako. Bawal nga magkalat. Hindi mo ba alam na nakasaad yun sa batas? 1 plus 1, 11, 1, 8, 7, mabsta? Hindi po, ganun po, ganito po yung nakasulat sa batas. Article Act 1257, Honda. Ano ka, tol? Kausapin kita, tol. Bakit? Papaliwanag ko sa'yo. Kasi, hindi tama yung nagkakalat ka pagka dumadayo ko sa ibang lugar. Ganun po ba yun? Oo, ganun yun. Nakasaad kasi yun sa mga batas. Bawat lugar na pinupuntahan mo, may nakapaskil yan. Bawal magkalat, bawal mag-inom, bawal maingay. Ah, ganun po eh. Maingay po talaga akong tao. Hindi, pagpapasensya natin yan. Pero, dapat, ayon nga sa tinatawag na responsible travel, kung napag-aralan mo, bawal yung ganyan. Ay, hindi ko po kasi, napag-aaralan yun. Hindi ka naman nag-aaral eh. Anong unuhin yan? Hindi po, nag-aaral pa ako, pero hindi ko naman nag-aaralan yun. Sige, okay. Kasi ayaw akong pag-aaralan. Yan. Papaliwanag ko sa iyo yung ibig sabihin niya ng responsible travel. Ganito kasi yan. Ano po yun? Pagka dumadayo ko sa iba't ibang lugar, kagaya nito, magagandang tanawin, dinadalo ng mga turista, kung sino-sino pa, may mga batas kasi kami na pinapatupad. Kailangan sundin yun ng mga turista. So ngayon, diba? So ganito yun. Kailangan mo lang sumunod sa mga rules and regulations sa mga pupunta mong lugar. Gaya nung ginawa mo, bawal tayo magkalat dito sa lugar na to, pero nagkalat ka. Labag yun sa ano namin,
sa batas namin dito ang pinapatuhan. Sorry po, di ko po talaga. Okay lang yun. Ngayon po, alam mo na, susundin ko po bilang ano na rin, bilang aral na rin po sa akin. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat po. Tatanungin kong utang, malaking utang na loob yung sa'yo. Sige, sige. Salamat po. Hey, full stop. Bakit po? Checkpoint. Wala kang ID, wala kang uniforms. Hindi kasi po, ano namin eh. Estudyante ka dito? Opo. Ano course mo? Ano po, astronaut. Astronaut? Opo. Saan punta? Kapasok po. Wala kang uniform? Wala po eh, labahan po. Hindi pwede. Gatang na mga kapon. ID? Wala rin po. Ay, paano ko malalaman na estudyante ka dito? Wala po akong kataladala kasi po ano, nakalimutan, nagmamadali po kasi ako. Oh, saan pupunta ngayon? Papasok po. Malilate ka na ba? Opo. Eh, wala ko pa kayo. Babalik pa po ako. Ah. Ah, ganda na lang. Sa susunod, papakita ka na ID sa akin, ano? Oh, sige po. Kausapin ko si Dean. Liga. Ay, dapat hindi ko talaga tinayagan. Go. Tara dun kayo. Nakalimutan ko po talaga kayo, sir eh. Nakalimutan ko po magdala ng ID. Tapos yung uniform ko po, ano rin po, basa po. Ah, ganito na lang. Sa susunod, hindi na kita mapapasukin. Pag na nakita, pakita na gano'n ganyan. Kasi estudyante ka eh. Obligasyon mo kasi na mag-ID at mag-uniform pagpapasok ka. Para sa'yo din yun. Yung ID mo kasi, may insurance yun. E paano pag na-accidente ka dito sa loob? Hindi ka kilala, wala ka ID, wala ka insurance. Dapat, sa susunod, ID ka na. Pati lumalabot na rin sa rules and regulations natin. Para na. Hindi mo ba alam na yung rules and regulations na pinapatupad namin dito, hindi may kinalaman yun sa pagmamahal sa ating bansa. Kailangan mo sumunod yun. Sorry po talaga, hindi na po talaga mo. Sige, yun, nagmamadali po kasi may exam po. Kasi kami ngayon, maroon na kailangan po talaga namin. Kailangan mo po talaga mag-exam eh. Kasi po, mamadali po, kaya nakalimutan ko po. Nakalimutan ko po mag-uniform, Kahit brief mo. Kahit ballpin nga po, wala po. Pati brief mo, nalimutan mo. Opo, panty lang po yung patay tayo dyan. Ah, sige, sige. Tayo sunod na lang. Ah, sige po. Padula at sa chiksik ay magpakitang gila. Religyoso ka ba? Gusto mo pang magsimba? Sa rehinari ka magpunta, dito mo makikita pebuto ng Maria. At kung may pagpupulong o kaya na may handaan, sa Sierra Madre ka na kaibigan. At ito ay pilata, wala mo pagpapagod at nagigulong sila. Teka, nakakapagod na yata, tayo muna pagtoma. Sa kanahay, adventure ng pagtapos sa outcome. Rappel at slide for life. At pag nilisan mo ang sampalok, you gonna miss it for the rest of your life. Tara na sa sumpalok, yeah! Tayo'y mamasyal, yeah! Hindi ka magsasawa, maganda, magkakasawa, yeah! Malamig si mo'y nang hangin, yeah! Tara na!